Halina at samahan nyo na ako mga katid sa pagbabasa ng mga sign ng kasamahan natin kung saan pinasa nila sa akin. Kaya maswerte ang grupo nito na mabibigyan natin ng assessment rating base dito sa sign sa area niya. Pinamagatan ko itong The Duckhead Sign Assessment 215. Ayan ang pamagat sa content na ito. At bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel ko mga madam at mga sir para updated kayo sa mga bago nating content, lalo na't sa lecture and guide. Dagdag kaalaman talaga mga katids. Ganon din dito sa Facebook page kong Podreader Official. Sana huwag makalimot mag-like and follow dito mga madam at mga sir sa gilid lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga gustong magpabasa ng mga sign sa area ninyo, ito lang ang assessment mechanic natin. Pakibasa lang nito at pakisunod kung ano ang nakalagay dyan mga katids. Dahil alam nyo ba, ang ibang mga kasamahan natin, nagpapasa lang ng mga picture sa area nila, sa mga sign nila. Pero hindi nila sinusunod ito. Ayan. Kaya hindi ako nagre-reply. Ganun lang kasimple mga katids. At sa mga nagpapasa rin ng mga sign sa area ninyo kung saan nakukuha na ninyo sa ilalim. Tulad dito sa ginawa nating example, itong illustration ito. Malaking pass muna tayo mga katiits. Ikis yan. Dahil alam nyo ba, number one, hindi ko alam bakit naghukay kayo dyan. Hindi ko rin alam ang mga ibang sign sa taas. Kung saan, siguro yan ang area na sinusunod ninyo kaya naghukay kayo. At may mga sign kayong nakuha sa ilalim. Ngayon, pinapasa ninyo sa akin. Kaya malaking pass muna mga katiits. Ikis yan. Ayan, hindi ako nagbabasa ng mga sign na nakukuha ninyo sa ilalim. Pero, pangalawa, siguro by next year, abangan ninyo mga katiits sunod na taon. Magbabasa na tayo ng mga sign sa area ninyo kung saan nakukuha na ninyo sa ilalim. Sunod pa na taon mga katiits, abangan ninyo. Pero, magbabawas rin tayo sa pagbabasa ng mga sign sa ibabaw. Tulad dito, hindi muna tayo magbasa. Doon naman tayo sa mga sign na nakukuha ninyo sa ilalim. Pero medyo matarabaho talaga ang ganitong klaseng pagbabasa mga katiits. Hindi tulad sa mga sign sa ibabaw kasi umpisa yan. Pero pag nasa ilalim na mga katiits, nako, nasa pangalawang pagbubusisi na yan. Hindi tulad dito sa mga sign sa taas, unang pagbubusisi. Ngayon, pag hindi magatumpak ang mga sign sa taas, kung saan, i-review natin yan mga katiits. Bakit kayo naghukay sa example lang ito? Bakit kayo naghukay dyan sa area na yan? Ano ang pinagbasihan ninyo? Kaya medyo mabusisi at matrabaho talaga ang pagbasa ng mga sign sa ilalim. Ayan. Dahil itama natin ang maling hukay ninyo. By next year, abangan ninyo mga katids. Okay, umpisa na natin mga madam at mga sir. Lalo na sa may-ari ng sign na ito, makinig kang maigi. Ang pamagat na The Duckhead Sign, dito ko nakuha mga katids. Kung mapapansin natin, kahugis talaga siya or kawangis talaga siya ng ulo ng pato. Ang assessment reading ko dito sir, bantayanan ang matang ito kung saan siya nakatingin. Bantayanan ang area na tinitignan itong matang ito. Dito banda yan, sa baba. Sigurado ako mayroon at mayroon talagang sapa dyan. At mayroong mga ibang sign na susuporta kung saan tinignan niya sa area na yan, itong matang ito. Ito. Pero ganun pa man, huwag din natin kaligtaan na bukas ang bibig. Ibig sabihin,
may tinutukoy na siya na open space. Malamang, sana ang tinitignan dito para mag-match ang dalawang sign na ito. Mata at saka bibig. Sana patag na area ang tinitignan dito sa baba at gilid ng sapa. Kasi kung tumpak man ang sinasabi ko dito, sir, kahit hindi ko alam ang plastada sa area mo by actual, sa bandang baba, patag at gilid ng sapa, nako, sigurado ako. Base dito sa dalawang sign na ito, mata at saka bibig, mayroon siyang target or mayroong target dyan na litaw na nasa gilid ng sapa na patag na area. Kaya ang magandang gawin mo dito, maghanap ka ng ibang sign na susuporta doon sa area na may patag at gilid ng sapa. Yan, mga ibang bato na nakatingin or nakaturo, mga hugis hayop or may mga butas na nagta-travel or pinapapunta ka sa areyang baba, nagsusuporta dito sa matang ito papuntang baba. Ayan ang assessment reading ko dyan. At dito naman tayo sa kabila, tulad nito, another mata na naman, bukas, open space, pero ang hugis niya hindi sila magkalayo doon ng ulo ng pato eh. Ang hugis niya parang isda pala ito, sir. Nako, bantayanan ulit ang butas na ito kung saan siya nakatingin. Baka iisa lang ang tinitignan nito, sir. Ayan, balik natin ito kasi makachamba si sir dito ng giveaway. Mas maganda area dyan sa baba, tinitignan ang butas na ito at ang butas na ito. Ayan, kung iisang area lang ba ang tinitignan nila. Alam ko magkaiba ito, mga katiits eh. Ayan, bandang baba. Mali. Bandang baba. Ayan. Kasi may guhit dito. Taas. Dito naman. Wala. Ayan siya. At saka yung batong ito, yung noon niya, naka-flat. Ibig sabihin, load lock position, flat na area ang tinutukoy niya, patag. At dito naman, ang guhit, tagus. Ayan. Sapa ito, sir, eh. Pag ganitong ano, mga klaseng pag-engrave na tagus-tagus sa kabila, open space, sapa ang tinutukoy nito, eh. Kaya, maghanap ka ng mga ibang sign mismo doon sa sapa at bantayanan mo ang patag na area na sa gilid ng sapa. Hindi masyado maluwag yan, sir. Hindi abot yan ng 1/4 hectare. Malaki masyado yung 1/4 hectare. Maliit, maliit lang na area. At dito tayo sa kabila. Kung mapapansin natin ulit, mga katits, another mata na naman. Mga travel sign ito eh, na tumutulong na nagpapasunod sa isang area. Yun ang tinutukoy nila. At mapapansin natin, naku, sapa nga ito, sir. Pag ganitong engraving, oh. May sapa pala dyan na paganyan ang forma, sir. Parang hindi naman siya patag na pagkasapa. Medyo slant. Paganyan. Siguro nasa bandang baba talaga. May target na sinasabi. May bibigay ako mamaya na clue or may bibigyan kita ng clue mamaya. At dito naman tayo. Kung mapapansin natin, mga katiits, hindi kasi nalinisan ng maigi, oh. Pero klaro ang pagka-engrave. May dugtong ba dito na tabunan? Medyo mahirapan tayo dito pag hindi malinis ang mga picture, kaya maganda naman sana pero hindi lang naklaro. Pasta dyan. Dito tayo sa kabila kung saan mapapansin natin maraming dahon dapat nilinisan ito. Pero klaro ang pagka-engrave mo. Saan ito ng gold eh? Ayan, alpha.
plus dito, sign ito ng deposit, gold deposit ang sinasabi sa sign ito or meaning niya. Ang tanong, saan kaya banda? Maganda sana dito pag ganitong mga engraving, linisang maigi ang batong yan para makuha yung hugis niya. Kasi kung maghugis man siya pagong, ibig sabihin, nasa tubig kasi ang symbol ng pagong, palaging nasa tubig yan mga katiits. Kung maghugis man siya na parang bayawak, ibig sabihin tunnel. Kaya mahalaga ang hugis ng bato kung saan naka-engrave ang mga sign. Tulad dito, ayan. Pero hindi nalinisan ni sir, kaya hanggang doon lang din tayo pagbasa mga katiits. Ang meaning yan, gold. Ganun lang kasimple. At dito tayo sa kabila. Ito naman, medyo maliit na bato, kaya arrowhead, paakyat sa taas. Malapad. Malapad pero ang lodlock position niya naka-slant. Ibig sabihin, bantayanan ang arrowhead na to, sir. Ah, maliit. Pwede niya sana ito ipasok sa ano, stone? Tawag ito. Stone tower, pero sobrang liit eh. Pag stone tower kasi, ang bearing agad niyan, nasa north side or northeast or northwest. Kaya bantayanan ang area, sir. Pero ganun pa man, medyo maliit ang batong ito, kaya 50-50 ako dito mga katiits. Pero kumpasan mo na rin, sir. Gumamit ka ng kumpas dito sa mismong arrowhead niya. Kung nakatingin ito sa taas, punteryahin mo na agad ang northwest area or northeast area. Kung may tubig man, ibig sabihin, nandoon ang sinasabi niyang target. Ganun lang kasimple. At dito tayo sa kabila. Anong klaseng sign ba ito? Dapat nilinisan tong parting ito kung tagus ba ang butas sa ilalim ay pagkaukit niya. Pero ganun pa man, medyo maliit. Para siyang daliri na nakaturo. Simula sa baba. At pasok pa rin ito sa travel sign, sir. Bantayanan ang area kung saan nakaturo ang ulohan niya. Itong ulohan niya, oh. Ayan. Kaya maghanap ka ng ibang sign na susuporta doon sa area na tinuturo nito. Ayan, pababa. Ayan. Ibig sabihin, pwedeng ipasok natin yan sa Japanese treasure natin mga katids. At dito sa kabila, sa gilid ng sapa ito eh, may naka-engrave dyan. Tagusan, sapa. At ito naman. Ah, okay. Pag ganitong mga klaseng engraving, sapa. Butas ba ito? Hindi masyado nalinisan kasi. Ang assessment trading ko dito, sir, sapa lang ito eh. Nangangahulugan ito na may object or basta may sinasabi siyang target sa sapa. Nakatingala pa yung batong ito. Ayan. Ayan ang assessment trading ko dyan. At dito tayo sa kabila. Ay, tapos na pala. Okay, ganito ang maipapayong kaibigan ko dito, sir. Dahil gumamit na sila ng ulo ng pato, ibig sabihin, ganito ang gagawin mo, sir. Pumunta ka doon sa mismong sapa or tabing sapa. Maghanap ka doon, sir, ng sign na naka-engrave hugis isda. Maliit lang ang pagka-engrave niya, sir, sa bato. Parang ganyan siya, oh. Ganyan. Malakihan ang buntot. Ganyan ang engraving niya. Hanapin mo yan, sir, sa bandang sapa kung saan naka-engrave na tulad nito. Mas maganda kung may mata pa siya. Ayan. Kasi alam naman natin mga katiits, ang isda, kinakain niya ng mga pato. Ayan. Pag nakita mo yan, nako, sigurado may masusundan mo na ang giveaway. May giveaway sa area mo kung saan naka-enclosed rock deposit yan or inside rock deposit. Ang clue ko, sa gilid ng sapa, sana banda dito may makita ka na sign na isda na naka-engrave ng bato. Okay, sa
pagtatapos dito sa simple content natin. Sana may nakuha kayong mga simpleng idea mga katits. Nang sa ganoon, may apply ninyo sa bawat area ninyo ulitin ulit. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katits.